Ito ang latest update sa kaso ni Juvenile Galliano, ang work student na nawawala sa Robinson Mall. Tahimik kay Juvenile ngayon. Ilan ang napipinsala? Kaya nga alam ko na hindi ilalabas kaagad yan si Juvenile. Nung nag-broadcast ang bandera, ang pamilya ni Juvenile nagtungo po sa piskal. Ha? Dahil, siyempre, pinipersa din ng mga kapulisan. Maraming kapulisan dito malalaglag eh. Yung mga nangangarap na tumaas ang ranggo, pag kinasuhan na kayo sa ombudsman, huwag na kayong mangarap, mananatili na kayo sa sitaw. Ha? Alam niyo po, kung isang sitaw yung nasa balikat niyo o dalawang sitaw, hanggang dyan na lang kayo. Kaya maraming nagre-retiro na tatlong sitaw lang. Ha? PO3. Nagretiro na, tumanda, PO3. Bakit? Natagtad ng kaso dahil pinagtatakpan ang kanilang mga opisyal. Ginagamit na kasangkapan ng mga opisyal yan. Tagtad ng kaso kaya hindi mapromote-promote. Ayaw ninyong sabihin ang totoo. Ang tanong, Louis Elgin, pulisan, yung amo ni Juvenile, yung politiko, ito kasama natin si Ligad. Ligad, nasaan si Juvenile ngayon? Huwag ninyong antayin na malalabas pa ang ibang mga video. Lalo na yung paglagay nila ng kalansay doon. May video po yun. Klase itong mga ano dito. Ordinaryong tao na gawa ninyo ng ganun. Ha? Ordinaryong tao! Kapag nagsabwatan, eh maniniwala ba kayo na mayroong nawalang sa likod niyan? Itong pagsagawa lang ng pagwa-whitewash lang ng kaso na ito, ay akin, sarili kong opinion yan. Whitewash yan eh. Sarili ko pa, pakialam ko sa inyo. Basta sabihin nyo totoo sa inyo, basta sa akin, hindi ako naniniwala. Kung ikaw ay kahit ang ranggo mo, Kernel, hindi mo kayang ipinance ang mga gastusin na ito. Pantakin mo, forensic galing region. Katuwang ang suko dito sa atin sa Puerto Princesa. Ngayon lumalabas na si Juvenile yung tuyo na bungo. Na halos lumuti na ang bungo. Oh. Eh kung magkakasabwatan nga naman, halimbawa nagkakasabwatan or nababayaran, eh yun magiging matibay na yun na ebidensya laban doon sa umamin dahil pinaamin. Iba ang umamin sa pinaamin, mga bugok. Oh, sasabihin ninyo, pinaamin, hindi umamin. Iba ang iba ang umamin kaysa pinaamin. Pinaamin po. Oh, ngayon, sasabihin ninyo ngayon, ayan ang lumabas sa forensic examination eh. Eh, paano pala kung isa kang ordinaryong tao, nagkakasabwatan ito ngayong sa mula sa region hanggang lokal? Nakakahiya, bumagsak ang reputasyon ng PNP. Nadadamay ang mga matitino. Marami tayong kilalang matitinong pulis. Pero nadadamay. Okay, tanungin natin. Bakit pinanghintulutan ng pulis, ng PNP, na mambugbog itong tauhan ni Ligad sa loob ng presinto? Mga anti-crime pumapasok, ibig sabihin sa buhatan na ito. Ha? Mga kabigwas, tingnan ninyo ha. Tapos ilalabas kagad nila ni Louis La Rosa, nila Elgin, na kumpirmado na. Kumpirmado na sa si Hubert ang may kagagawan. Pumatay. Mantakin mo, isang ordinaryong tao na ninirahan lang malapit sa basurahan, magawa niyang mapapatuyo ang bungo ni Juvenile sa loob lang ng ilang araw? Bigwas!
ba? Habang tuwang-tuwa ang mga kumag na pinagbintangan itong si Liubert, yung kamag-anak ni Galino hindi nagsampa ng demanda. Kaya kasuhan ninyo yung bandera na yan. Kung nung oras na yon na pinost nila na kumpirmado na lumabas ng DNA, kinasuha na si Liubert, alo ang reaksyon ng nanay? Ha? Ito nga, yung nanay mismo ni Liubert, mga kabigwas, habang nandito sa aming himpilan, panuorin po ninyo, mga kabigwas. Ito na oh. Ayan oh. Nasaan yung ano? Ah, nasaan? Hmm. Yan. Habang, ulitin natin yan. Oh. Habang, mga kabigwas, habang nagbunyi ang bandera dahil kinasuhan na raw itong si Liubert, tuwang-tuwa sila na kinasuhan. Pero hindi totoong kinasuhan. Habang nagbunyi sila, ang nanay ni Liubert na nandito sa aming himpilan, ito ang kanyang reaksyon. Diyos ko na talapat ang pala sa amin! Eh, ilang beses talaga yung pamilya namin. Ginagalito po kami. Anong kasalanan namin? Ano? Relax lang. Tumig ka mo na yan. Ano ba gusto nila sa amin? Namumuhay lang kami ng tama. Ayaw namin magyaman sa hindi magandang paraan. Tanggap namin na kumakain kami ng tubig asin. Ayaw namin maghawak ng pila na nakasama ng buong pamilya. Diyos ko! Nasaan na yon? Ha? Hindi, mayroon pa, mahaba pa yan. Mm. Okay, mga kabigwas, sa mamaya, sa pag-upload po yan mamaya, ayusin namin at ipapakita ninyo namin yung reaction mismo ng magulang ni Liubert. Nag-hysterical po, mga kabigwas, sa totoo lang. Nag-hysterical siya. Noong sinabi nila nagsampa na ng demanda ang kanilang kamag-anak. Sa totoo lang, mga kabigwas, hindi po nagsampa ng demanda. Dahil mismo mga pinsan ni Liubert hindi maniniwala na maggawa ni Liubert yan. Yang sinasabi na itinuturo ng PNP at binantaan pang patayin ni Ligad itong si Liubert.